So, Kuya DM, anong lasa ng quarantine? Hindi ko sigurado kasi nagka-COVID ako, so hindi ko alam pa yung lasa ng quarantine. Bakit? Nawalan. So, na-experience mong mawalan ng panlasa? Oo, na-experience kong mawalan ng panlasa at pang-amoy. Explosibong exposito kasi wala po nakakaalam na nagka-COVID ako. Oo nga, actually ngayon ko lang din alaman, like after all this time na magkasama tayo, hindi ko alam na nagka-COVID ka. And, actually na nagkakita tayo ng first time, doon na kami COVID. Shoot ka. Hindi joke. Pero ako po naniniwala ako na immune ako sa COVID. Pero recently nabakunahan, kaya isa na po akong vaccinator. Pero yon. So ano nga bang lasa ng quarantine? Ako, kasi circa 2020, nagsimula kasi yung like yung pandemic or COVID journey natin. Simula nung nagkaroon ng Taal, di ba? Like nung nagkaroon ng eksplosibong ano sa Taal. Tapos di ba nagfe-face mask na tayo nun? Kaya super gulat na gulat ako. Kasi yung transition natin sa face mask, hindi ganung kalaki. Kasi from Taal, bigla tayong nag-COVID. Pero nung January kasi pumutok yung Taal, no? Parang January, February. Tama ba? Parang around January. Ayun. January. Kasi naalala ko, nag-internship ako noon. Tapos lahat nung nasa building, naka-face mask. Tapos ang dami na talagang, alam mo yun, different national, naka-face mask. Kasi nga, parang meron na ding alarming cases or rising cases sa ibang bansa nga about COVID-19. Tapos, ano yung mga naaalala mo nung bago mag-start yung pandemic? Like yung ginagawa mo, like literally before the quarantine ha. Ano yung mga ginagawa mo noon? Before the quarantine. Basta yan. Before nag-start yung quarantine. Oo. Hoy, mabait ako. Basta before the quarantine, before March 15. Oo. Ay nag-shoot kami ng isang music video sa Maginhawa. Video. Lahat kami noon, kumbaga kami noon, ako bilang artist management staff before. Ang number one task ko above dun sa pagiging prodman ng music video na yun, kailangan kong i-make sure na hindi pwedeng magkasakit yung artist. True. So ako yung taga-abot na alcohol. O kuya, wag ka muna lalapit masyado dun, ganto ganyan, kasi wala silang mask, ganto ganyan. So yun yung ginawa namin. Meron nang parang mga news about COVID-19 na meron nang cases dito noon, tapos as in a day before the lockdown, sabi na is bawal na lockdown ng buong Metro Manila. Oh my god. So technically talaga noon time na yon, talagang naka-face mask na lahat ng tao. Hindi pa lahat, pero madami nang naka-face mask. Hindi pa required that time. Kaya parang everyone is just still outside kasi nga wala pa namang total lockdown. Kasi parang alam ko nung time na yun, parang sa Metro Manila pa lang nilockdown. Oo, Metro Manila pa lang. Pero yung parang Luzon part, kasi ang alam ko, supposedly parang kami nung time na yun, free pa kami gumalaw dito sa Rizal, sa Angol. No? Mm-hmm. Pero nung time na pagdating nung, yun nga, nung March 16 yun, ang alam ko na nag-total lockdown na talaga sa Metro Manila. Ako, nung time kasi na nag-lockdown, ano ba, ang nalalasahan ko kasi sa quarantine nun, yung album ni Dua Lipa. Kasi, yun yung mga panahon na... Bakit mo tinitikman yung album? Hindi. Kasi diba, eto ang ni-research ko to actually, bago tayo magsimula sa episode na to. Na parang medyo connected daw talaga yung memory at saka yung taste natin. Parang there's a like a 2014 study that, you know, that proves that na. Kasi kunwari, ikaw, meron kang isang certain na ginagawa nung time na yun, tapos meron kang pagkain na first time mong natikman nung araw na yun. Kunwari, di ba yung dalgona coffee? Lahat tayo gumagawa ng dalgona coffee kasi nga trending ng mga panahon na yun. Kasi walang magawa yung mga tao. So, they're making this like random recipe. So, kapag ka, naaalala mo yung unang beses na nag-lockdown at nag-quarantine, di ba parang may lasa ng dalgona coffee? Ginawa mo ba yon, yung dalgona? Ginawa ko, pero hindi ko naman siya nalalasahan. Hindi mo siya nalalasahan? Kasi sabi ko nga sa'yo, di ba, wala akong panlasa. Hanggang ngayon ba yan? O hindi, meron hindi naman ngayon. Masarap ngayon luto nung nanay ko kanina. Pero ngayong episode... So bago natin ituloy ang lahat. Oo. Bago natin ituloy ang lahat.
True, true. Gusto ko yung magpakilala kasi isa siya dun sa mga nakasama kong nawala lasa. Na kanina lang din nalaman ng mga boss namin. Naranasan pala namin yun. Siya po yung nabanggit na kaibigan. Mother in you. Noong last episode. Noong last episode. At isa sa mga, isa sa mga friends na karapat dapat bigyan ng award. Tumahimik ka, hindi ka pa pina. Wait lang, hindi pa game. So siya po yung pinakamagaling sa amin kasi yung ginawa po yung music video ay nakakuha ng milyong views. Grabe yun. Siya po ay ang tropa namin na madaming laman ng Gcash kaya pag magpapa-Gcash siya, kanya lang po kasi lalapit. Pinapakilala ko po ang kasama namin ngayong episode. Si Janelle, ang nag-iisang Tan. Yes, tan. Wag ka, mute ka na, napakilala. Hi Ate Janelle. Ayaw niya. Nawawala daw, wala daw internet. Sabi ko, hindi ako mag-unmute eh. Welcome to Tama Ba Yern, Janelle. Yes. Well, thank you for having us. Thank you for having us. Oh my God. Isang pong karangalan na ako yung unang guest. Grabe! Yes. What an honor. Charat. Siyempre, welcome sa Tama Ba Yern, the podcast. Okay, balikin natin yung mga pinagsasabi ni CDM. May sinabi kanina. Pero again, welcome sa Tama Ba Yern, the podcast. Alam niyo po na si Ate Janelle ay nasa likod ko. Literal. Nasa likod ko ng mga panahon na binubuo ko po itong podcast na ito. Oo nga. Diba? Literal na nasa likod ko po siya habang binubuo ko ako. Ang concept ng Tama Ba Yern. And again, welcome to our episode. So, nagkaroon na tayo ng very, very small talk regarding our today's discussion here at Tama Ba Yern. So, ang tanong ko kay DM. Plastika na ulit. Ang tinanong natin kanina ay, nalalasahan mo ba yung mga memories mo when the quarantine started? Or wala ka talagang panlasa dahil sabay-sabay kayo? Actually, mali yung timeline ni DM. Nawalan din ang panglasa, mga second part na ng quarantine. Di ba, nag-start, di ba nga, ash fall and then lockdown. Tapos, tuloy-tuloy yun until, di ba, March yun? Tuloy-tuloy yun eh. Tapos, this year tayo nawalan ng panlasa, girl. Gagan, June last year. Yun yung MV ni ano, di ba? Girl, sulat. Merong calendar. May diary siya dyan. Oh. Dito ko hindi nalasahan yung sweet. Dito ko hindi nalasahan yung song. Hindi naman, girl. Dito yung ano, yung, dito ko nilalagay kasi yung mga gagawin ko for the day. So, alam ko, may nakakari kasi kaming shoot. So, yun yung start nung ano. So, April this year. Doon tayo nawalan. So, April this year lang? Hindi. You get your facts straight naman. Hindi nung time na nagsistart pa lang yung pandemic. Journal mo siya, ganon? Kasi ako yung type of person na gusto ko nakasulat yung mga gagawin ko for the day. Kahit hindi siya sobrang exage na, okay, dapat for today ganito. Basta nandun lang yung mga to-dos ko. Okay, get para meron akong timeline. That's yun. Pero like, meron ka bang na-miss? Like, kasi diba, kagaya nung sabi ko nung last episode, na parang ang dami nating hindi nagawa, ang dami nating hindi nabili. Kasi nga parang, we're allocating all of our money to suffice our family because of the pandemic. Kasi yung work is not really continuous eh. Ano yung mga bagay na hindi mo nagawa nung nag-start yung quarantine? Like, were you looking forward to something like a travel, something like that? Actually, oo. Dapat, nung ano to ha, first lockdown, March 2020, magli-leave sana ako noon kasi may trip kami, tas yun, nawala. Pero okay lang naman kasi safety eh. True. And siguro nung time na yun, hindi pa ako ganun kating-kate umalis. Kasama ko family ko. Pero ayun. Ikaw, Kuya DM, meron ka bang like,
yung talagang nilook forward mo, and because the quarantine started, hindi mo na siya nagawa. Mag-resign. Gag! Kasi, the views and opinions expressed by the host na necessary. Charla! Naloka din sa sinabi. Alam nyo, bilan nyo, huwag mo ikakat to ha. Kasi gusto ko lang pong patunayan na yung bibig ni Renz, hindi po niya napreprene. Wala po. Wala pong preno kapag to. Kapag nakarecord to. Oh my gosh. Wait lang. Nice on Renzo. 1 point for you. Okay. Let me explain lang muna. Kasi I was there. Kasi nagka-work ako eh. I mean, during the quarantine, doon ako nagka-work. Pero nung time na parang, alam mo yun, nag-apply ako dito as a social media specialist sa isang company na to. Pero sige, after nun, ako din, no? Wala din. No? Pero after nun, alam mo yun, gusto ko na mag-resign on my first month. Pero in-extend ko siya ng second month kasi una, di ako sigurado kung may work back or after that. Tapos, di ba, syempre, because of the pandemic, alam mo yun, kailangan ko rin magbigay ng share sa family para nga may pangkain pang araw-araw. So, ikaw, Kuya DM, like, ano ba yung mga... Hindi na yun. Sige, promise. Bibigilan ko na po yung bunganga ako. Napainom siyang tubig, oh. Napainom ng tubig, oh. Hindi kinaya. Hindi, siguro, yung hindi ko nagawa nung quarantine ay... Ano ba? Hindi kasi ako palabas na tao, na tao. Pero recently, no nag-ECQ season, five. Hindi ko na alam kung anong season. Kasi nag-ECQ, magbo-birthday ako noon. Sabi ko, ay 25th birthday ko to, kaya isa-celebrate ko. Lalabas ako, magbubuk ako ng something into nature. Kasi sobrang, hindi mahalatang mahilig ako sa halaman. Pero gusto kong mag-stay sa ganun. Tapos, parang, tas nag-uusap pa kami ni Janelle noon, uy, saan ba maganda pumunta, ganta-ganyan. So sabi ko, sabi niya, i-book mo na kasi baka mawala nun. Biko, no, hindi nakakatakot kasi yung cases ngayon, ganto-ganyan. Tapos, buti na lang hindi ko binook kasi nag-ECQ. ECQ. Eh, yung iba pa naman, diba mga non-refundable kapag binook mo. So, yun nga eh. Buti na lang at hindi mo nga siya binook. Ako din, like, meron din ako mga like certain plans that I really wanted to do. Kasi right after graduation yun eh, diba nga nung sa first episode natin na hindi kami nakagraduate like face-to-face kasi nga bigla nga nag-pandemic, tas nag-lockdown, bawal yung mass gathering. Initially, gusto ko din talagang like magturo. I mean, alam ko na yung process is going to take longer. Kasi nga, syempre, kailangan ko pang kumuha ng certificate to teach and all that. Pero kumbaga, like, super laid out na yung plans ko nung time na yon. And I got kind of sad kasi gusto kong gawin yung mga yon. Like, while having a great interaction with people na face-to-face, alam mo yon. Pero hindi ko din siya nagawa. Pero, did something change on your personality after nag-start yung quarantine? Yung alam mo na meron, kasi lahat tayo, nagkaroon tayo ng time to really look back, embrace, and you know, realize a lot of things. Kasi nga, parang nakastuck lang tayo sa corner ng room natin. Simulan natin kay Ate Janelle. Like, meron bang realization sa personality mo? Like, did really something change from Janelle pre-pandemic and right now? Feeling ko siguro feeling ko wala masyado. Parang same. Wala masyado. Oh, same lang ako in a way, pero siguro yung patience lang. Ewan ko kung bakit patience, pero siguro kasi pag nasa bahay ka lang kasama magulang mo tas mga kapatid mo. Tas nagtatrabaho ka pa sa umaga. Parang umaga nagwo-work. Yung ang daming side comment. Ano ba? Podcast to. Let's be friends. Pero so, kumbaga, parang mas naging closer ka sa family mo, no? Hindi. Feeling ko mas naging independent ako. Wow. Nice. Kasi, wait, okay. Background lang. Kasi nasa Caloocan nakatira yung half ng fam. Tapos kami, ako, pag may pasok, sa QC ako. Okay. So, nung first lockdown, 2020, nasa QC lang ako, kasama ko yung isa kong kuya. So, lahat ng gawain, luto, ganyan, ako talaga. Ikaw, feeling ko doon ako parang, doon ko natutunan yung sa patience niya, tas yung pagiging independent, yung mga, ganun. Parang naging nanay kasi ako ng bahay. Kahit kapatid ko lang kasama ko. Okay.
Pero so eto, di ba parang recently natuto ka ding like mag-drive ng car? Was it a big step? Or were you just really put into pressure? Kasi syempre, di ba, knowing na yung family mo nasa Caloocan, tas kayo nasa QC. Mm-hmm. So, did you had to learn that because of the distance? Or was it really on your plan na matuto mag-drive? Actually, yung pagda-drive kasi, sobrang tagal na niyan. Sobrang tagal ko ng deadline sa self ko noon. Nauna akong natutong mag-bike 2020. Okay. Tapos 2021 yung driving. So, ano? Bike 2020? Wait lang. Pause. Wait lang. Oh my God. Wait, so parang biking, ha? Parang overdue na yata yun, te. O hindi. Bago lang natuto si Janelle. Totoo yun, legit. Totoo. Kinikwento niya sa akin. Wait lang, magkikwento lang. May lalala. Sabi niyo sa akin, sabi, bike to work po kasi ako sa mga hindi po nakakaalam sa mga nakikinig. Bike to bikers. Work ako. Madalas, kumbaga kung 10 times papasok sa office, siguro isa o dalawa lang doon nagpa-commute ako. Pero the rest, nagbabike ako. Tapos kinikwento kay Janelle, na-amaze siya. Sabi niya, hoy, nagbabike to work ka ganito. Like, hindi ba malayo? Like, di ka ba nahirapan? Ganun siya. Yes. Kasi Pasig eh. Parang ako, hindi naman, okay naman siya sa akin. Sabi niya, alam mo kung hindi ako marunong magbike. Like, what? Sabi niya, oo, kasi natatakot ako ganun. Tapos di, nagsarado ang, nag-lockdown ulit. Sa bahay siya, Caloocan. Bike. Tapos, pinagmalaki niya, bag-bike namin na office. Marunong na ako magbike. Tapos few weeks after nang sinabi niya sa'yo, hindi siya mag-bike. As a basement 2 kami, sabi ko sa kanya, marunong ako mag-bike na testingin ko. Tapos, di-testing siya, bike, ikot, okay. Tapos maya-maya, na out of balance siya. Pag ikaw, ang bagsak mo ay sa kanan, ang ibababa mong paa ay saan? Sa kanan? Kanan. Oo. Siya hindi. Paano yun? Kinross mo pa yung left foot mo? Para para protektahan yung sarili mo. Hindi ko makakalimutan. Tama ba yun? Kahit, I mean, siguro kung there's something na significant memory ko kay Janelle. Kasi sa kwentuhan, yung pagbabike niya. Pero honestly, parehas kami. I mean, marunong na akong magbike, pero 2020 lang ako nagkaroon ng bike. Kasi parang, di ba, nitong quarantine, parang gusto nating gawin lahat nung pwede nating gawin. Like, develop a new habit, exercise, read a book. Ako, nung unang-unang beses na nag-lockdown, siguro mga around August yun, bumili ako ng mountain bike. Pero simula kasi nung lumipat ako dun sa call center, hindi ko na din siya nagamit kasi nga very stressful yung shift. Kasi nga syempre, pang gabi, tas paiba-iba pa yung shift. Kaya nakatambak na lang din yung bike ko. Pero anong feeling na natuto kang mag-bike? Like, ano ba yon? Achievement unlocked for a very long time. Na kasi yung bike ni DM sobrang taas. So, oo. Ako bilang 5'2", 5'3" kung may daya. Oo. Hindi ko abot. Tapos parang siya, hindi, sige, hawakan kita. Binitawan ka. Oo. Eh ako, pag nagpapanik ako, yung paa ko, parang bumababa na lang siya kahit saan. Parang gusto ko umalis. Parang kahit nagpapanik. Na oo. Kasi panikera talaga ako. Anyway. Pero disclaimer, totoo talaga yung sinasabi nila na pag bumalibag ka na, matututo ka na. Exactly. Kasi after niya bumalibag, nag-try siya ulit, na bike niya, naikot niya yung buong basement. Parang kaya kumbaga, parang sa life, di ba? Kapag kahit ilang beses tayong tumumba. Seryoso naman. Yes naman. Masyado naman seryoso. Tama ba yun? Ipakikaway agad mo. Okay, go Ate Janelle. Ano bang tanong? Wala ako. So, sa, okay. Aside from driving. Okay. So, dun sa, yun pala, sa driving part, like, was it also the same as like biking na it was a very, sabi mo kasi, di ba, it's been a deadline of yours. So, how long it took for you to, you know, really step up to learn how to drive? Sa totoo lang, mga 3 years. Three years bago mo siya yan, ha? Nagawa. Kasi kami, sa family, parang feeling ko ako lagi yung kulelat. Kasi parang lahat sila
okay, marunong mag-drive, marunong mag-bike, marunong mag-ganyan, tapos ganito na. Tapos parang ako, laging kinukompare sa akin, no? Ikaw, kailangan matuto, ikaw, ganyan. Tapos parang, okay, wala lang naman sa akin kasi, teka, hindi ko pa time siguro. Tsaka, hello, madami yung ginagawa. Hindi lang yan. So, nung nagtuto akong mag-bike, tuwang-tuwa sila kasi sa wakas marunong ka na mag-bike, ganyan. Kasi yung, sa totoo lang, yung ginagamit kong bike, yung pang maliit lang. Yung meron bang training wheels yan? Una, nung nagsa-start ako, kinuha ko yung... Bakit naman inigawang mo pa yung mga bata sa may training? Hindi nila ginagamit yung bike ko sana. Anyway, tsaka kasi ano, well, parang doon ko nakuha yung balance nung may training wheels. Okay. Para, okay. So, tinry ko yung second na mataas na bike, yung hanggang hips ko. Pero hindi pa siya mountain bike like nung kay DM. Hindi ko kaya mountain bike, girl. Uh-huh. Kaya nga nahuhulog ako lagi kay DM kasi ang taas yung bike niya. Na-adjust na. Hindi ko na malaya. Na-adjust naman yung ano eh, di ba? Yung height ng chair. Hindi, yung problema kasi, di ba usually kasi kapag yung mga nagsistart matuto mag-bike, nagmi-mini mountain bike muna yan bago mag-mountain bike. Yes. So since si Janelle ay from mini mountain bike, actually BMX nga yung gamit niya eh. Okay. Tapos nag-chef siya to mountain bike. Mahirapan siya agad. Which is very true naman. Kasi ako din, hindi rin naman ako natuto agad like sa mountain bike. Like yung talagang BMX type na bike. Pero at least, di ba, you get to achieve something within the start of the quarantine until now. Kasi di ba, natuto kang mag-drive. So, ikaw naman, Kuya DM, like meron ka bang na-adapt na bago or like meron ka bang hobby na na-discover na, you know, you found out that you can be good at during the quarantine or when the quarantine started up until now? Malungkot. Grabe, ang sakit naman, no? Ang aga-aga. Hindi, siguro, one thing na natutunan ko. Siguro, wala eh. Wala. So, like... Wala ko na-discover na something sa sarili ko ngayong quarantine. Mm-hmm. Siguro, wala talaga. Pero, when it comes to your, like, personality habits or, like, maybe behavior, like, did something change when the quarantine started and what you are right now? Wala talaga akong napansin. Talaga. Kumbaga, for me, kasi hindi ko alam, wala talaga. Siguro ngayon, kasi mas excited lang ako lumabas if lalabas ako. Pero, walang something na hindi ko ginagawa before na ginagawa ko ngayon. Sadyang mas safe lang, bawat kilos ko, I'll make sure na safe ako. Yeah. And safe yung family ko sa bawat kilos ko. Ganun lang. Pero wala namang bago na bagong-bago. Ganun. Ako kasi, there are literally multiple, hindi naman behavior, no? Pero nakita ko yung change ko for who I was before the quarantine and who I am right now. Siguro, I mean, eto feeling ko, alam nyo din to sa sarili nyo na mas natutuwa kong maging grateful sa life ko right now. Kasi di ba parang out of all the people, like especially you guys, kasi di ba sabi nyo na naka-contract kayo ng COVID-19. Kasi parang, I mean, siguro if I were in that position, tas gumaling ako, siguro talagang doon ko marirealize na we really shouldn't take every day for granted. I mean, yung day-to-day natin. Ah. Kasi there are certain times, kagaya nung pinag-usapan namin ni Kuya DM last episode, na parang may friend siya na, you know, who needed help, but someone wasn't there. And kasi during the quarantine, parang medyo naging depressing din siya sa part ko. Kasi syempre, I was alone. So, kumbaga parang alam ko na when it comes to thoughts, talagang ma-entertain at ma-entertain mo. Kasi even though you're surrounded by your family, once you're alone, parang minsan dun pumapasok yung thoughts natin na, you know, we get to think about our lives, our plans. So siguro isa yun sa mga pinaka-na-realize ko. And you know, it really kind of changed me as a person kasi may mga perspective ako na nagbabago on how I can continue living. Kayo ba may mga ganong realizations? Kasi parang, yung iba kasi parang masyadong tinitake nila for granted yung nangyayari sa atin ngayon. Na parang, ay oo, kesyo nakikita nilang marami ring lumalabas, hindi naman dapat mag-worry. Pero diba, lalo na nitong mga nakaraan na parang 22,000 yung COVID cases na na-report. Like, kayo ba nung nagka-COVID kayo, parang what went into your mind after that? Nung gumaling na kayo? Ikaw, Kuya DM.
sa akin noon, natakot ako mag-mall. Kasi hindi namin alam sa aming group kung sino yung nag-acquire na una ng COVID, tapos nahawa kami. Mm-hmm. Yeah. Walang nakakaalam sa amin. Mm-hmm. Basta ang alam namin, last memory before magkaganon-ganon sunod-sunod kami. Mm-hmm. Galing kami sa isang mall sa QC. Okay. So, di na namin alam after saan ang galing. Natakot ako mag-mall. Natakot akong lumabas nang wala akong dalang alcohol. Kasi that time, nung pumunta kami sa mall, wala kaming dalang alcohol. Kahit sino sa aming apat. Walang may dalang alcohol. Tapos nag-ask ako dun sa seller, baka po may alcohol kayo, ganyan-ganyan. Wala daw. So parang ako, okay, sige, wala namang nagkaka-COVID nearer sa akin. So feeling ko nun that time, safe. Hindi kasing lakas nung COVID. Hindi malakas si COVID. Kasi wala akong friends or wala akong family members na nagka-COVID. Ayun yan. Natakot akong lumabas ng walang dalang alcohol at magpunta ng mall. What did you feel after magumaling from, like after your, di ba usually may quarantine yun, like 14 days. So what did you feel after that 14 days? Kasi kung ako yung nag-quarantine ng 14 days, feeling ko, ang dami kong maiisip na hindi maganda. Alam mo yon, like, baka bilangin ko yung mga araw ko kasi syempre hindi mo alam eh kung gagaling ka dun sa 14 days na yun, di ba? So, ikaw kaya, after ba nung 14 days na yun, parang, like, were you extra careful? Parang ganun? Aside from you having a phobia sa mall. Siguro, uminom akong vitamins madalas. Dati kasi uminom akong vitamins. Pag trip mo lang. Okay, naalala ko, uminom akong vitamins. Ngayon, nag-a-alarm na ako to drink vitamin, to take vitamins din. Kasi, nakakatakot nun. Kasi nung naramdaman ko na parang, oy, may something sa katawa ko, doon ako uminom ng vitamins. Nag-overdose ako ng vitamins. Like, 100 milligram yung iniinom ko everyday. Shoot, ah. Paano mo overdose ka nun? Di pa naman. 1K kasi yung max ng adult for vitamin. Ah, for adult, yes. So, ikaw, Ate Janelle, nagka-COVID ka din. Kasi di ba sunod-sunod ka. Sinunod-sunod nyo. Parang talagang ano, friendship forever ang ganap nyo doon. Like, what did you feel when you found out that you're positive? And what did you feel after? Hindi kasi ako sure kung COVID talaga yun. Kasi nag-start siya nung... hindi siya nag-start nung nanggaling kaming mall sa akin, ha? Nag-start kasi siya nung nagka-dysmenorrhea ako. Ah. So parang parang sa akin, hindi ko tumakukuha. Kasi cautious din ako pag sa labas. Mm. Parang pag uwi ko, inom na agad ako vitamins. Tapos pag masakit agad ulo ko, inuman ko agad ng gamot. Tapos pag makatilang lalamunan ko, yan agad. Ewan ko, siguro napagod lang din ako. Tapos yun, with dysmenorrhea. Doon siya nag-ano. So, hindi ko siya tinanggap as COVID. Parang ganun. So, tapos nilagnat lang ako for a day. Parang overnight. Parang sinat nga lang. Hindi siya yung OA na atas. Nag-chills ako ganyan. Hindi siya ganun. More on parang sinat lang. Uh-huh. And then, yun na, kinabukasan. Parang okay na ako. Uh-huh. Pero hindi lang ako lumalabas. Naka-quarantine. Kasi, syempre, para sure. Nag-quarantine ako for 3 weeks nga ata. Four weeks. Kasi hindi talaga lumalabas ng kwarto. So basically, parang PUI ka lang noon. Parang ganun. Or talagang siguro may test that na nagsabi na you're positive for that. Wala naman. Hindi nga ako nakapag-test kasi hindi ko na nakontak sa mga papapuntahin sa bahay ng mga nagte-test. Ganyan. Mm-hmm. So nung hindi ko sure kung pwede yun. As in, quarantine lang talaga hanggang gumaling. Pwede ba yun? Hindi, depende eh. Depende. Kasi yun nga yung ano ngayon, di ba? Yung parang sinasabi nila na parang umubo ka lang ng isa, COVID agad. Parang sumakit lang yung ulo mo, COVID agad. Parang ang hirap ngayong magkasakit. Kasi alam mo, automatic, kapag kunwari pumunta ka, kaya nga di ba yung iba, very hesitant dun sa mass testing. Yung kumbaga yung gusto magpa-test. Kasi nga, alam nila na kapag na-discover na COVID, alam mo na may kasamang involved na pera. And knowing na nagsasara nga yung mga industriya at yung mga kumpanya at nagle-lay off pa ng mga employees, ang hirap ding iris na pagka na-found out or na nakita nga na positive ka sa ganun, di ba parang ang hirap makasurvive kasi bukod sa may sakit ka na nga, may sakit ka pa sa bulsa, di ba? So, true. Tapos ang problema kasi, buti na lang nasa QC ako noon. So, ang kasama ko ng
kuya ko. Ngayon, every night, nag-uusap kami ng nanay ko, tapos sinasermonan niya ako. Sinasabi ko na, ma, o sige, papaswab na ako bukas, ganyan. Hindi, huwag ka na magpaswab, huwag ka lumabas, ganyan. Hindi nga, may papapuntahin ako. Home service. Oo, yung mga service, galing din yan sa labas. So, paano ako sila magpasok? Eh, anong gagawin ko? Ganyan, 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 ganyan. So yun, doon ako na-turn. Tapos parang, doon ako nag-shot off na parang, okay, sige. So, paano nang gagawin ko? Hindi ko, true. Hindi ako paano ko malalaman kung ano na ba to? Or, okay na ba akong lumabas? Parang gano'n, no? Mm-mm. So, nag-shot off lang ako ng mga bagay-bagay. Tapos, ewan ko. Okay basta lang yan. Sobrang experience na yun, syempre mahirap. Uh-oh. Kasi lalo na, malayo ka sa pamilya mo. Pero okay lang din yan. Parang, ikaw lang mag-isa eh. Wala kang makausap, wala kang ano. In a way, aaliwin mo na lang sarili mo, pero parang wala ka sa mood. Uh-oh. So, tutulala ka lang talaga. Ako, tutulala lang talaga ang ganyan. Tapos parang marirealize ko, gabi na. Uh-oh. Madaling araw na pala. Umaga na, ganyan. Kasi nakatulala lang ako the whole ano. Yun nga. Actually, just to point out yung part na natutulala. Alam mo, hindi nga natin na-notice na pa-end na pala yung 2021. Like, we're 4 months away from next year. And, chinek ko eh, kasi diba March 16 tayo unang ni-lockdown. It's been like 569? Parang 560 days since nung kinwarantine tayo. And you know, it's really kinda sad. Kasi parang hindi mo alam kung meron bang nag-i-improve like sa country natin as a whole. Kasi nga, di ba, parang yung cases ng COVID is talagang nag-grow pa din. Pero, just to point out. Which is alarming talaga. Oo, very alarming talaga. Kaya nga, ngayon na, syempre, we're glad din na yung mga work from home options are given to, you know, employees like us, tayo, naka-work from home tayo, no? Kasi nga, dumadami na naman siya. Pero, yung isa pang gusto kong i-point out is yung sinabi mo kanina na natutulala ka or talagang inaaliw mo na lang yung sarili mo. Ang pangit yung inaaliw. Kayo ba, nung nag-start yung quarantine, ano yung ginagawa nyo para aliwin yung sarili nyo? Ikaw, Kuya Diem. Huwag yung basta sa. Hoy! Wala akong ganun, ha? Bakit? Grabe. Mabait lang. Human nature yun. Mabait ako. Huli, exposed. Pure. Pure breed. Pure pa ako sa tubig. Ganong level. So ikaw, anong ginagawa mo? Mas naging into podcasts. Podcast. I mean, naging listeners talaga ako. Listeners? Ang dami mo. Listeners? Ang dami mo. Naging listener talaga ako ng podcast nung simula na nag-quarantine. And mas lalo kong nalulong sa YouTube and sa film. Tapos ngayon lang ako ito sa mga nakikinig, sorry pero ngayon lang po ako natutong manood ng TV series. Oh, shame. At totoo. Shame. That's yes, a shame. And that's because of Grey's Anatomy. Okay. Nice. Habang ako parang lahat na ako kasi hindi ako mahilig mag-start talaga right away ng another series. Kasi parang minsan na-overwhelm ako. Kaya ending, nire-rewatch ko yung mga favorite TV series ko. Diba? Kasi ang saya eh. Parang may ibang feeling siyang napapadama kapag kayong time na. Kunyari, may something funny silang sinabi dito sa episode na to. You still get the same feeling na matatawa ka pa din nung unang beses kang natawa sa mga joke nila na gano'n. So ikaw, Ate Janelle, ikaw, anong ginagawa mo para aliwin yung sarili mo nung quarantine? Ako talaga, nanonood ako ng series. Kasi aside sa binabalikan ko yung mga napanood ko na. Kasi binabalikan ko kasi comfort siya for me. True, yes. Parang, okay, parang alam ko mangyayari dito. So, matutuwa ako dito. For sure, sasaya ako dito. True, ganun. True. At the same time, nanonood ako ng mga bagong series. Para, wala lang. Something new. Uh-huh. Yeah. Para may masabi ko, okay, sige, may natapos na rin akong series. Kasi usually nung mga binabalikan kong series, mahaba, as in 10 seasons long. So parang ang hassle niyang ulitin from the start tas matatapos mo ulit. Nice. Pero eto, siguro medyo masyadong seryosong tanong to. Pero curious din kasi ako eh. Parang siguro isa to sa mga pinag-iisipan ko kapag mag-isa lang ako. Like, ikayo ba like bilang tao or like bilang
ano ba? Paano ko ba siya i-describe? Oh, ba tayo? Oo, hindi nga ako sure eh. Kasi nagpabakuna ako nung isang araw, so hindi ko alam kung tao pa ako by now. Pero, kumbaga parang sa tingin nyo ba, parang nagbago tayo as a nation or parang same pa din? Kasi syempre, parang as a country. Oh, parang kasi 'di ba parang marirealize mo na hindi ko alam kung naghihilahan ba tayong lahat pababa. Oh, sobrang lumala yung situation natin. Akala kasi natin before may parang malala na 'yon. Oh. So parang we are hoping for something that is great kasi pinangako greatness. Yes. Pero at the end of the day, ito na 'yon. Ano na imagine yun? Yung mga oo. Gosh. Actually, yan din yung na-realize ko eh. Kasi ang nangyari kasi sa atin, nasanay. And it's bad, diba? Parang, kasi parang kunyari sa relationship. Kunyari, parang over and over ginagawa ng partner mo tong ginagawa niya. Like, I mean, kasi parang masyadong malala pag sinabi ko like cheating eh. Pero kunyari, parang meron kang isang mistake na tinry mo nang i-correct sa sarili mo pero ending ginagawa mo pa rin ang ginagawa at nasanay na lang yung partner mo. Di ba parang it's really bad kasi parang you don't want to really give that impression na eto lang yung kaya mo na parang hanggang dito ka lang magpapago. And that's also the same na nanakita ko sa galing yun. Sa ano? Galing ko ba? O gano'n? Hindi. Pero personal hugot aside, kumbaga parang na-realize ko din na oo nga, feeling ko hindi naman sa nagsasettle, no? Pero parang siguro napagod na din tayong i-voice out talaga kung ano yung gusto natin. Kasi ending, hindi rin naman nasasagot. So, it's really sad kasi we're really missing a lot. Tapos parang kung titingnan mo pa or kung iisipin mo pa yung mga people na mas worst yung situation than us. Kasi parang tayo nga, privilege pa tayo. Ako, alam mo, hindi ko... Dine-deny nyo ba yun na privilege kid or privilege na tao kayo right now in this pandemic? Ako, privileged ako kasi may trabaho ako. I mean, exactly. Hindi pwedeng kapag nag-lockdown, nag-ECQ anytime, hindi ako apektado in my financial needs. True. Pero, kumbaga, bakit ako nagsasalita? Kasi for other people. Yes. True. Ako, privileged ako. So, I need to speak up for other people para dun sa mga taong hindi makapagsalita kasi hindi nila alam kung tama bang magsalita sila kahit totoo. Apektado sila directly nung nangyayari. Very true. Kaya nga nawiwirdohan din ako kasi bakit may mga ibang tao na kunwari tayong privileged people nagsalita for them. Yung iba parang minamasama pa kasi parang ang anong karapatan mo magsalita eh hindi mo naman na-experience. Diba kaya nga that's the reason why we're standing up for you kasi alam namin na hindi man kami yung apektado nito pero alam namin yung pakiramdam. Diba? True. Parang kaya parang minsan na-disappoint ako dun sa mga Filipinos na nahinihila pa nila yung mga ibang tao pababa, especially dun sa mga nagpo-voice out. Like, kunyari, yung sa community pantry. Diba parang marami pa rin nang-bash kay Patreng yung nag-start nga ng Maginhawa pantry na parang ano daw, may agenda, parang may, ang tawag sa ganun, black propaganda, parang ganun, oo. So, you know, it's really disappointing to, you know, have that kind of perception to your fellow Filipinos. Go, Ate Janelle. Yes, yan yung mga nang red tag. I mean, hello. At least nga kami, in our ways, may natutulong kami. E kayong nasa posisyon, hello. Yes, what's up? Nakakahiya naman po kasi sa inyo, no? Oo, sila pa daw yung winarak. Kasi tayo, sobrang pagod na tayo na sa bahay lang. Wala tayong magawa kasi wala, lockdown, limited ng resources, di tayo makalabas kasi delikado, ganyan. True. So in our ways, tayo na lang yung nag-reach out for other people na mas may kailangan, lalo na yung may typhoon pa. Oo, true. Ano, diba? So, yun na lang yung ma-offer natin bilang kapwa Pilipino. Tapos parang... Yes. Binabash pa ng red tag pa na parang, ha? Ano kasi doon, hindi tayo kikilos. Walang magiging gantong bagay kung enough yung ginagawa ng mga nasa taas. True. Period. Amen to Amen. That. Meron pala akong nalasahan, meron akong naalala pre-pandemic at pandemic ngayon na impangit na ng lasa. Bakit? Pre-pandemic, pwede tayong, kumbaga, we are
allowed and we are allowed and hindi tayo ganun kahirap, hindi tayo ganun nahihirapan mag-voice out. Unlike uh-oh ngayon pag nagsalita ka, red tag agad. Ka na. Tama ba yern? Hindi tama yern. Diba? Hindi na yern. Oo. Nakakaloka. Okay, boto po tayo, ano po? Boto po tayo. Yes, please. At magparehistro. Guys, in less than a month, matatapos na po ang registration. So magpa-register na po kayo. Yes po, parang awa. Literally less than a month kasi mag-e-end siya ng September 30. So kung alam nyo kung paano pumunta sa COMELEC ng munisipyo nyo or ng city hall nyo, pumunta kayo, napakadali. Literal na mag-fill out lang kayo. comelec.gov.ph po. Yes, ayan. Merong online, meron pang online registration, no? Especially dun sa mga young people, yung mga 18 years old na pataas. So, huwag kayong matakot na magparehistro kasi your vote counts. So, yes. Meron ba kayong parang na-pick up na moral? Parang na-pick up na, sabihin na natin na realization right now. Ano yung naiisip nyo sa sarili nyo na you're grateful at? And ano yung sa tingin nyo na parang what I can do to improve myself? Kasi hindi, meron ba kayong mga realizations na gano'n na parang mas nagfo-focus kayo sa self-care right now? Ako always. Always. Kasi ako yung type ng person na lagi akong napupunta sa pit ko. Alam niyo yung pit? Pag nasa laylayan. Dumidilim na lang lagi yung pananaw mo sa life and everything. So, nagiging depressing siya for me. So, ako talaga, sobrang natatanggal ako ng social media. Ano ko. Alam kong masama yun kasi in a way, doon tayo kumukuha. Doon tayo nagsispeak out. Doon tayo nag-voice out ng ano natin. Yeah. Pero kasi may times na, paulit-ulit na lang, ayoko na, hindi ko na kaya. Parang sabi nga nila, na. Diba, okay lang magpahinga. Mm-mm. Kung yan yung magbibigay sa'yo ng lakas para sa susunod na laban, yes. Magpahinga ka. Exactly. Ako, yun lang, for me, kung kaya mong wag tumingin sa phone, wag kang tumingin sa phone. Mm-mm. Lalo na kung masama yung effect nun for you. Kasi first and foremost, mas intindihan mo nga sarili mo. Kasi totoo. Kung hindi ka okay, paano ka makaka-help sa iba? Totoo. Diba? Hindi ka din, kung magiging sugatan ka, hindi ka makakatulong to move forward. Exactly. Unless more kaya, peer ka. Oo. Diba? But no, parang DM, may pag-atake no, pa to. May pag-atake eh, no? Pero both of you are right na valid naman lahat ng mararamdaman natin whether we stay off or on social media. Kasi alam mo yun na yung stress, majority dun talaga nang gagaling eh. Kasi alam mo na something is not improving. And if you know, if it's really affecting your physical or mental health, we should really learn how to prioritize ourselves and our well-being. Kasi feeling ko isa sa mga talagang na-realize ko at saka yung hindi ko na tinitake for granted ngayon. Kasi parang before parang ibang tao lagi. Ngayon, ginagawa natin siya dahil tayo yung privilege at tayo rin yung may bosses to speak out for the sake of the others. Pero, you know, there are certain times that we really need to prioritize ourselves. Kagaya nga nung sabi yun na mahirap lumaban ng sugatan. So, sana sa ating mga listeners, no, sana alagaan nyo yung mga sarili nyo, lalo na ngayon, whether if it's about sanitizing every day, if you're commuting to work, hindi lang yung safe word or yung pagiging safe does not entirely connote to being physically well. Like vitamins, sanitized alcohol. It's also about the mind para, you know, para makamove forward tayong lahat. Kasi nga since our brain is the central ba? Tama ba yung ano ko? Basta yung brain kasi walang yung nagpapa-function. Walang science. Ano lang? Fine. Bobo po ako eh. Basta yung nag, I mean, for, amen. Kasi diba yung utak natin, siya yung nagtuturo para mag-function yung buong katawan natin. Yes, true. So, if yung mind itself is not fine, lahat ng ipapang, at lahat ng sasabihin niyang gawin ng mga parts ng katawan mo, hindi magiging okay. Even yung pag-iisip mo, pagko-conceptualize mo pa lang ng something, if hindi ka masaya, into the zone nung ginagawa mo.
you will not produce anything, 'di ba? Na, na same na dapat output. I-produce mo. Which is very true. Ano din 'yan eh, parang yung at hindi naman sa kasi parang merong kasing misconception na parang 'di ba kunwari we're not mentally well, nasa isip mo lang 'yan, parang ganon. Pero you know, it was also part of my practice to, you know, to practice mind over matter. Na parang kapag ka minanifest, no? Manifest. Minanifest mo yung isang bagay na positive that it will come to you. So mind over matter. Kapag pagka more on positive yung iniisip natin, syempre more on positive din yung darating sa atin. Pero na to a point na yung toxic positivity, kasi naka-encounter ba kayo ng mga taong ganun na over na sa pagka-positive, like wait, hold on. Pwede rin ako malungkot, pwede rin ako maging sad. Come on. Like I can be miserable and happy at the same time. Kasi we are what? Unhealthy. Charot lang. So, grabe. Seryoso yung mga top, yung mga pinag-usapan natin ngayon, pero more on nagbardagulan din tayo sa una. Kaya nga eh. Parang dapat yung mas bardagul pa. Oo nga. May question na lang ako na last question na to para sa atin lahat. Ano yung ginagawa nyo ngayong quarantine na ginawa nyo din siya before na hindi na siya magiging same as before dahil sa nangyayaring pandemic? Nangyayari ngayon. Sa akin, ako mauna. Siguro sa akin, yung kasi kahit sa elevator ka lang, may ano yun, may hingal factor pa rin basta may hagdan. Diba? Yes. So, pagpalabas ng office, hihingal ako. Alam mo yung feeling na ako kasi yung tao na any time of the day, basta pag naisipan ng utak kong magpawis, magpapawis ako. kahit anong oras yan, magpapawis ako. Gabi, magpapawis. Umaga, magpapawis ako. Naka-t-shirt, naka-sando lang ako. Pag sinabi na utak ko, papawisin ka this time. Magpapawis ako. Grabe, sana all nababawasan yung calories ng ganun-ganun lang, no? Hindi ko nga alam kung calories pa ba yun o katas na lang ng katawan ko yun. yung tubig ng katawan mo yun, actually. O, di ba? Baka mamaya yung dugo ko pala nagiging pawis na yun. ang hirap nung part na yung paghinga, alam mo yung paghinga na pag tinanggal, lalo na pag nasa labas ka, pag tinanggal mo yung face mask mo na... Talagang ito yung hinga, deep breaths. Ito yung paghinga. Ito yung purpose ng lungs ko, huminga ng ganito kasarap. And magpunas ng pawis habang naka-face shield. Ang hirap. Super. Yung pagpawisin ga yung nose ilong part ng face mask mo, nandun lahat ng pawis. Tas onting tanggal mo, kunyari nasa mall ka or nasa MRT, hoy, baba mo yan. Mga ganun. Bawal po mag-usap. Oo, bawal mag-usap. Kaya nga sabi ko sa susunod kapag mag-uusap tayo, that may melody. Ikakanta na lang natin. O, at least hindi usap yun, kumakanta lang kami. Malay niyo bang sinasabayan lang namin? Ang ganda. Sinasabayan lang. Yun yung sa akin. Yun yung something na ginagawa ko pre-pandemic na hindi ko na siya magawa freely ngayon. Ikaw, Ate Janelle. Ako talaga, maglakad, mag-isa pa uwi. Kasi, ewan ko, for some reason, pag galing work, syempre commute, na-enjoy kong mag-commute eh. Kahit sobrang haba, wisit nung transport system natin. Pero na-enjoy ko yung process niya. Kasi at the end of the day, makaka-uwi ako. Parang may goal ako na, yun yung bahay. Yet. Something to look forward, no? Oo. Tapos, parang, pag nagko-commute kasi ako, naglalakad ako pa uwi. Tapos, yung lakad na yun, doon ako nagsa-sound trip lang. Tapos, parang iniisip ko yung mga nangyari sa araw ko. Tapos, parang, nagsa-self, self-reflect pag umuwi. Yes. So, parang, true. Yun yung na-enjoy ko talaga, na parang, paglalakad lang, kailangan pang, alam mo yun, ang hirap na gawin ngayon. Yes. Totoo ba? Parang, di ba? Tapos yun nga, yung with mask and ano, kasi ang hirap bilang pawisin na tao, ha? Kasi bawat, masusuffocate ka sa sarili mo mask, eh. Kailangan mo siyang binababa. True. Ang hirap nun, kung lagi mo siyang ginagawa.
So basically, yung parang yung process mo na kapag nagko-commute ka, like nagsa-self-reflect ka. Ito yung, ano no, pre-pandemic na parang yes, pre-pandemic. You're free to tapos breathe. Oo. Tapos parang pag-iisipin mo, yun yung pampaklear mo ng mind mo. Kasi parang sabi, okay, na-stress ka sa work, ganyan. Tapos maglalakad ka po, pa-uwi, ganyan. Mm. Iisipin mo na lang na, oh sige, anong game plan mo for tomorrow? True, anong true. Game plan mo for, di ba? Ganun na lang. So, yung, tapos may sound trip ka pa, di ba? Ang saya. Yung tipong yung sound trip mo pa yung talagang nag-aano sa feelings mo right now habang naglalakad ka. Ganyan din ako. Wala kang pake kung gabi na yon, kung delikado siya. Yes. Hindi, kasi madami pang tao dun sa lugar nyo. Na, okay, naglalakad lang rin tayo para makauwi sa sarili natin bahay. Ganun. Yes. Anyway, yun lang talaga yung na-miss ko. Parang, ang saya maglakad pa uwi. Super. Ngayon kasi parang kapag naglalakad ka na pa uwi, either magmamadali ka kasi una, hindi mo alam kung may sasakyan ka pa. Pangalawa, yung curfew pa na ini-implement nila na wala namang wala namang masyadong tulong. Oo, so, diba? Anuhan. Siyempre, bawal din yun. Diba? Like, talagang yung, siyempre yung ako kasi right now, na-enjoy ko siya yung pagko-commute. Mainly because it's been a long time since the last time na nag-commute ako ng papunta sa work. Kasi nung nag-start ako mag-work when the pandemic started, work from home na ako ever since. Eh. So kumbaga, parang yung pagko-commute is talagang na-miss ko ng very, very strong. So, alam mo yun, kaya, pero if there's one thing that I was doing before pandemic and right now, siguro, I mean, hindi ko sasabihin na hindi ko na siya ginagawa, siguro inconsistent lang talaga, is yung pag-journal. Parang dati, I can really write down my thoughts, kahit sa simpleng notes, sa phone, sa laptop, nalalagay ko siya kasi gusto kong maging aware dun sa mga pinagdadaanan ko for the past few days, like ano ba yung state of mind ko nung panahon na to. Tapos di ba syempre kapag na-remind ka na ang ganda ng state of mind mo to ng gantong araw, can I do it again? Parang ganun. Kasi at least aware ka sa ginawa mo noon. Kumbaga nagawa mo yung mga bagay na nagpasayo sa'yo ngayong araw. So, ngayon, hindi naman sa hindi ko na siya nagagawa. Kaya bumili din ako ng libro na parang mag-change ng habits mo as a person. Yung self-help. Parang self-help. Oo, self-help. Parang, self-help. Oo, parang self-help. Bible ba yan? Joke. Hindi. Hindi. Parang ibang level joke. Kasi kapag ka-Bible. Pero ano eh, alam mo naman tayo, mabardagol tayong person. So baka hindi masyadong applicable kapag Bible. Pero yun, kumbaga kagaya ko na sabi na meron tayong mga habits or meron tayong mga kinagawa before na hindi na natin nagagawa. Kasi hindi nag-i-improve yung ano eh, lifestyle. Kumbaga parang nag-start yung pandemic na akala natin it will only take a few weeks. Pero right now, we're going for 2 years. Diba nung una, 2 weeks lang. 2 weeks lang. Makakalo malapit. Diba nung una, 2 weeks lang, tapos naging 2 years na ngayon. Diba, musta naman yun? So, it's tama great. Ba yun? Tama ba yun? Tigilan nyo na yun, ha? Tigilan nyo na yun. Yung mga medical supply, please. Ibigay sa mga ospital, ang mga bayad, sa health workers, ibigay. Ang mga karapatan, ibigay. Yes. Hindi lang po ang mga health workers ang naghahawak sa mga COVID patients ang dapat bigyan ng SRA. Lahat po dapat. Essential workers. Maski basurero o janitor, truly. Kahit sino pong nakapasok dun sa loob ng ospital at endangered ang buhay. Frontliners, sa pandemic, Frontliners. Inigil nyo ko eh. Tax namin yan, ha? Isigaw mo pa. Pero napakaganda ng episode natin ngayon kasi, you know, literal na look back siya on who we were before the pandemic and who are we right now. Mas naging vocal tayo, basta maraming nagbago, hindi lang sa atin, pero sa mga sa buong Pilipinas na slowly nare-realize nila kung nasusuppress yung rights nila and you know how to fight back. And I think we should really take another step forward into doing this coming election. So sa lahat ng mga hindi pa voters diyan, your vote counts, apektado din kayo. Maniwala kayo, kahit isang tao ka lang, kahit tatlo lang kayo, lima kayo sa pamilya nyo na hindi pa rehistrado, it will affect you greatly talaga, no? May closing remark ako. Amen. Closing remark. Can I get an amen? Amen.
Oh, go Kuya Diam. Okay po, ang ating gobyerno ay hindi parang copy ko. Yung worst, mas pina-worst, at mas pina-worst. Bumoto po kayo at magpa-register. Yes. Yun lang po, gusto ko na pong huminga ng malaya. Ako din. Gusto niya na din yun. And again, thank you so much to our listeners. Super ganda ng feedback ng first two episodes natin. And again, we're... Parang wala yes. naman ako nabasang feedback. Pero kumbaga yung mga feedback ng mga friends. 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 Sa friends siya nang galing. Pero thank you to our listeners sa mga nag-follow sa aming podcast. Maraming salamat sa inyo. And again, if there is a certain topic that you want us to discuss with DM, and you know, we will be having another guest by the next episode. And again, thank you so much, Ate Janelle, for your time. Grabe yun. Na, salamat, Janelle. Salamat, Ate Janelle. Until next time. Malayo, asawa na natin yung regular. Yes, oo. Legit. Thank you. Medyo busy lang po kasi si Janelle na gumawa ng mga grabe, video na pang music actually, video. Sobrang nilo-look forward ko to. Wow, well, plastic na. Diba guys, sabi sa inyo. Kasi wait, last na. Kasi eto na lang yung way natin para mag-converse. Yes, diba? Totoo. Period. Yung mag-usap with friends. Friends ko si friend ko si Renzo. Ewan ko kayo to kay DM. Sige, kasama ka na. Sige, nag-gibig. Anyway, so ito, way din to para ma-distress tayo, di ba? And ma-keep yung mind natin from sa mga horrible na nangyayari sa labas. True. At saka ano, we don't get to talk things like this, di ba? Like when we're at work. So it's really a great, the stress na napag-uusapan natin to mga bagay-bagay na to. Right now. Si Janelle nga, hindi nagtatrabaho. Nagkakwento lang sa akin. Nagkachichika lang. Pero this is not the last time. Po, nanonood po pala. Nakikinig po pala yung mga boss mga namin at nilino po kanina yung mga position po namin dahil hindi ko alam. No first episode. Patawarin po. Ako naman nangangapit bahay. Wala na akong gagawin nun. So, sige. Pero... Wow. Again, this is not the last time that we're having you here at Tama Ba Yern. Malay mo maging regular. Yes, diba? Diba? Hindi natin alam. Nakausap na lang po sa manager. Pero again, thank you so much for joining us today. Thanks, for today's Janelle. Episode, Janelle. Where can they see you? Wow, artista. Wow, is she? Wala. Like Instagram. Anything. Hindi kasi siya nag-share ng social media niya. Very... Alam mo ba sa Twitter, nagpa-follow siya pero hindi niya ina-approve yung request. Girl, ikaw yung nagpa-follow. Tapos, nung finalo kita, nahiya ka. Inan-follow. Pero hindi kita tinatanggap. Hindi, ganito kasi, sabi ko sa kanya, uy, follow kita sa Twitter, follow mo. Hindi kita approve. Tapos, finalo ko siya, tapos in-approve niya yung follow. Ang haba na, nagpaalam na tayo. Kasi lang, hindi ako nga-rant mo sa Twitter. Gusto mo isigaw dito? Talaga ba, Charmaine? Talaga ba, Charmaine? Ano, gusto mo ba? Teka, bye! Thank you. Pero, alam mo ha? Pero syempre, don't forget to follow Metro Viral on our social media platforms. Literally everywhere, Metro Viral PH. And you can also follow me on Instagram at RENZMCHL. Tama na yon. It's vowels. RENZMCHL. Kasi nagkamali ako nung last episode. Sabi ko yung A, E, I, O, U ay syllables. Hindi pala syllables yun. Vowels. Bakit? Hindi ko din alam. And sa akin naman po ay follow nyo po ako sa Instagram at DMNOPQRS _. Yes. Thank you so much again to our thank listeners. You, thank you, Janelle. And again, thank you, listeners. Bye. Thank you. Bye po. Bye.